Kakailangan nyo nito. Gawa ng pag hindi nyo kinalangan. Yan, katulad nito. Yan. Kailangan kasi, kailangan natin yan. Hindi pwedeng hindi. Dahil pag hindi natin kinalangan yan, mababasag yon. Good day mga boss. Kailangan nating magpalit ng rubber damper ng secondary clutch. Secondary clutch pag sa underbone o semi-automatic na motor. Pero pwede din to sa motor na de-clutch, yung manual. Pero ito, dahil semi-automatic, meron siyang primary. Pero parehas lang naman kung paano magpalit sa manual at saka semi-automatic. Gawa ng ano to eh, secondary clutch. Ang issue nito mga boss, kaya kailangan natin magpalit ng rubber, itong rubber na to, ay nalagutok na siya. Ganto siya malalaman kung siya ay nalagutok na. At saka pagka nakakabit siya sa motor, malagutok na siya. Maingayan. Yan ang ingay niya. Dapat pag ginayan niya yan, walang lagutok yan. At saka pagka ginayan nito niya. Yan, laki na ng clearance oh. Yan. Ayan yung rason kung bakit kailangan natin magpalit ng rubber damper. Ang gagawin natin, tatanggalin natin dito sa ibabaw. Hindi pwede dito sa ilalim. Gawa ng dito natin ipapasok yung rivet. Tingnan nyo yung ulo ng rivet. Paano siya? Patilos. Kaya hindi pwedeng dito natin ito ilalagay sa ibabaw. Pag dito natin nilagay, lutang yan. Tingnan nyo naman yung rivet nito. Wala pa ng ano, ang ulo. Kaya kailangan dito natin siya ipasok sa kabila dahil ang butas nito ay patilos din. So parehas dito. Kaya dito ang pasok nito, dito natin siya pipit-pitin. Pero may kasamang pag-iingat yan dahil baka mamaya ay mabasag yung mabasag to. May gagawin tayong paraan para yan ay maingatan natin. So ganito lang ang gagawin natin mga boss. Asa nga pala, ang ating ginamit na rubber damper ay pang TMX 40x20. Yan o. Yan, baka sa magtatanong, anong ginamit mong rubber damper? Ayan po ang detalye. Pang TMX. Sa presyo, nandyan na rin po. So, shoutout sa product nito. Maraming salamat at kayo may product na ganito. So, ganun lang. Yan, yun ang ipapalit natin. Tapos, sa paraan naman ng pagpapalit, kailangan ay meron tayong grinder. So, ang talim niya ay cutter. Okay lang yan. Ganito ang ginagawa ko pagka ako nagpapalit. May patungan ng kamay o ng grinder. Tapos, ganyan. Para nakaplangkita yung kamay ko. Hindi siya masyadong malikot. Gaganon ko lang siyang bahagya. Yan. Para hindi masyadong tamaan to, kailangan kontrolin natin nakapatong dito. Yan pag ganyan. Yan. Tapos, umpisahan na natin. So yan, kailangan nakaplangketa lang para hindi masyadong tamaan tong cover na to.
Yan, pagka na isa-isa na natin yan lahat, matutuklap na natin to. Tapos kailangan i-grinder pa rin natin yung rivet. So ubusin ko muna ito. Tapos ayun, matatanggal na natin to. So ang gagawin natin dito mga boss, tanggalin na natin to. Tanggalin na natin to. Gawa nang gagrinderin pa natin yung kanyang ano. Eto, gagrinderin pa natin to. Medyo buka to eh. Ah, hindi pwedeng pupukpukan na lang natin siya papunta doon sa kabila dahil ano pa yan, nakabuka pa yan, hindi lulusot. Ganang saktong-sakto lang yan dyan eh. Kaya kailangan tanggalin muna natin to. Para matanggal yung rubber. O pwede namang i-grinder na rin natin. Pwede na rin naman. Para meron tayong plangkita. So ito mga boss, ang iingatan nating mapingak dito ay are. Kaya kailangan natin dito ng patungan ito.
Yan. So, ang paraan lang mga boss para maingatan nyo na hindi to mabasag. Delikado to eh. Tamso lang to. Kumuha kayo ng ganito. Flat. Dapat flat dyan. Walang kawang. Dahil pagka hindi yung diretso, delikado. Baka mabasag. Baka mabasag to. Yan. Hanggang nyo lang. Itong butas na to, itapat nyo dito sa... Yan, paganyan. Yan. Tapos saka natin pupukpukin. Kung wala tayong press eh. Siyempre DIY lang tayo. Do it yourself. Para minus gastos. Tapos tuunan nyo ng inyong... Yan. Likot eh. So yan. Ganun lang mga boss. Isa-isahin yung tanggalin yan. Ito na yung rivet. Yan. Pag naubos yung lahat yan, okay na. Isa pa mga boss na kailangan natin gawin, dahil sa pang TMX ang ating rubber na nabili, ito lang yung match ditong pinapalit eh. Nagtanong ako sa binilang ko nito, ito lang yung ginagamit na pampalit dito, kaya kailangan ay bawasan natin to. Gano'n pag hindi natin to babawasan, hindi siya lulusot dito, malaki yung pagkakabilog nito. Ang babawasan lang natin dito ay ito lang, parating ito. Ito lang parating ito. Ang babawasan natin dito ay sungka naman. Yan, itong parting ito lang. Gagrinder na lang natin yan. Pero kung may cutter kayo, pwedeng cutter. Pero ang bawas nyo mga boss, na ayon pa din dito. Kung ano yung hubog nyan, yun din yung ihuhubog nyo. Medyo patilos yan eh. Hindi yan saktong nakapabilog na ganan. Meron dyan side na mas malaki, merong side na mas malapad, patilos yan. Kaya igagaya nyo din dun sa kung anong hugis nito. Pero magbabawas tayo ng mga singkapal ng mga mas makapal pa sa talim ng lagari ang babawasin natin dito. Para hindi siya sikip. Mahirap siyang ipasok pagka ano, hindi natin binawasan. So dahil ito, so yan, lahat yan babawasan nyo para pumasok dito. Tapos pagbabalik nito mga boss, kung ano yung hubog nito, iaayon nyo lang itong rubber. Yan, katulad nyan, dyan ang hubog nyan, ay di dyan yan. Yan. Tapos paikot ng paikot, lahat yan ganon. Yan, tapos babalik na natin to. Tapos didiinan lang natin ng kamay. Mas maganda kung may langis, madaling ipasok. Madalas. Yan, gaganan niya lang. Hanggang sa siya ay lumapat. So ayan mga boss. So ayan, ipasok na natin yung rubber.
kailangan na lang nating ipasok yung rivet. Saan pasok ng rivet? Sa loob na, hindi na sa labas. Diba, anong kanyang liig? Yung liig niya, sukat dito, saktong-sakto. Naka, ano siya, nakapatilos. So, pupukpukin lang natin to ng bahagya para bumaon. Yan, hindi naman siya katigas ang pupukin. Tapos, isunod nyo yung iba hanggang sa mailagay nyo lahat. Yan. Kailangan, isasagad natin yan. Ngayon, ang sikreto, para maisagad natin, kakailangan nyo nito, gawa ng pag hindi nyo kinalangan, yan katulad nito. Yan. Kailangan kasi, kailangan natin yan, di pwedeng hindi. Dahil pag hindi natin kinalangan yan, mababasag yon yung sinusuutan nito. Yan. Yan, lapat na lapat. Saktong-sakto. Tapos itong isa, hindi pa siya nalampas, medyo masikip. Yan. Oops, oh, tumagilid. So dapat hindi siya tumagilid, pantay lang. Yan. Ito nyo ba? Ano purpose nun? Yan o. Para hindi ito mapunggal. Nakaganon siya. Tapos, meron pang dalawa. So, same procedure lang. Ipasok nyo muna lahat. Yan, pag ganyan. Kasi hindi natin pwedeng pukpukin siya nang ilalagay na natin to. Mapipirat to. Pagkain pa natin. Lagay na natin. Okay na mga boss. Okay mga boss. Yan. Ito naman ay itatama natin dito para mapipit natin. Yan, pag ganyan. Tapos saka natin, utay-utay na pupukpukin. Para yung ulo ay lumapat. Utay-utay lang mga boss, hindi natin siya pwedeng biglain. Yan. Gaganyan ninyo lang lahat. So yan, okay na mga boss. Makinis na. Okay na ang pagkakagawa natin. Pwede na yan. Hindi lang pwede na yan. Talagang pwede na. Ganyan lang naman yan. Hindi naman makakatulad dun sa original. Repair na lang eh. Yung katulad na sinabi ko sa inyo kanina, kailangan ng ulo ay dito. Tingnan nyo naman. Suwabing suwabe.
hindi dun sa ibabaw. Gawa na yung original dito ang pasok sa ibabaw, pero ito kailangan ay dito sa loob. Gawa ng sabing-sabi yung liig ng kanyang rivet dito sa butas nito. So, ayan. Ganun lang mga boss. Wala na siyang kalog. Wala na. Ano ba yung ginagawa natin kanina? Binabagsak natin ganito. Doon natin ibagsak sa pinagbabagsakan ko kanina. So ito na mga boss, yung ating finished product. Tulad nung bago gawin natin kanina, ginaganyan natin, nalagutok. Ngayon wala na siya. Wala na po. Yan. So ganun lang naman mga boss ang pagpapalit ko ng rubber damper nitong clutch, secondary clutch o kahit sa manual, ganun lang 'yon pag nagpapalit kayo. Yan kasi yung isang nagiging sanhi ng lagutok. So ngayon okay na 'to. Wala nang lagutok. So ganun lang naman po mga boss. Sana po ay meron kayong nakuhang idea sa ginawa kong ito. So maraming salamat mga boss. At kung bago ka pa lang sa channel na to, huwag mong kalimutang mag-subscribe at pindutin ang bell button dyan sa baba para ma-notify ka pagka ako ay merong bagong video. So yan, maraming salamat mga boss at kita-kita tayo sa susunod na video. Bye!